Nagmamanman pa ako, sir. Hinahanap ko yung taong nakausap natin. Huwag mo pakawalan yung Joma na yan. Yes, sir. Hindi totoong apelido binigay niya sa atin. Joma Huerta ang pangalan niya. Isang ex-convict. Parang gutom ka. Kukuha kita ng pagkain. Ganun ka. Mga ganyang klaseng tao pwede kumutkop kay Hipolito. Babantayan mo yan. What's your concern, Secretary Bora? Sir, tungkol ito sa lumalalang kriminalidad sa bansa natin, sir. Maraming mga foreign companies ang natatakot mag-invest dito. Sa katunayan, sir, ilan sa kanila ang nag-back out na? Pati ekonomiya ng bansa, apektado sa nangyari. And I can't blame them. Pero sunod-sunod ngayon ang pagresolba ng mga kaso ng Task Force Agila. Kaya nga gusto ko silang i-reassure, Mr. President, na may ginagawa tayo. Nasaan ang mga tauhan ni Lazaro? Nasa labas po, ma'am, nagbabantay. Huwag kayo makikipag-usap sa kanila. Dahil baka mamaya, may masabi kayo, isumbong pa ako sa amo nila. Gagawin ba talaga ng hindi niya yun? Sunduan niyo? Wala siyang magagawa. Kailangan niya ng malakas na kakampi laban kay Renato. Nakuha niyo ba ang tiwala niya? Alam kong hindi. At alam kong wala rin akong tiwala sa kanya. Kung wala kayong tiwala doon sa Lazaro na yun, ba't kayo pumayag na bigyan niya kayo ng proteksyon? Kailangan kong sumugal. Tama si Lazaro. Ako ang unang babalikan ni Renato. Hindi mo pa nga binitigay sa akin yung maraming pera sinasabi mo! Nasaan na? Wala akong pera. Wala kang pera? May baril ka, di ba? Mahal yan! Ano pinandili mo dyan? May pera ka! Akin na yung pera! Alam mo, pag hindi mo binigay sa akin yung pera, susunod kita sa pulis! Ano ba? Bulag ka ba? Sorry, boss. Sorry. Anong sorry? Ha! Alam mo, ha? Simple ito, gumawa niyan. Pero, sir, di ba sabi niyo, ex-con yung tao na yan? Maraming kaso. Hindi kaya may nakabangga lang siya na dati niyang kaaway? Ito, kuha ng CCTV. Ang tanong ngayon, sir, kung bakit magtatago si Renato Hipol sa ganyang klaseng lugar? Tsaka, sir, nasaan yung mga tauhan niya? Di ba, inisa-isa niya pa niyang patayin niya lahat ng mga leader ng sindikato na konektado siya noon? Kinukuha niya lahat ng armas, lahat ng pwede niyang papakinabangan. May posibilidad na may nakalaban siya. May puwersa. Natalo siya. Kaya ngayon, mag-isa na lang siya. Mahina. Kung gusto natin siyang mahuli, ngayon ang tamang pagkakataon. Patawarin niyo na po ako. Wala naman po talaga akong kinalaman sa bentahan ng drugs dun eh. Gusto ko lang naman po mag-artista eh. Si Raulo kasi yung kasamahan ko dun eh. Sabi niya, lagi daw dun pumupunta yung mga director at mga producer. Kaya ayun, nag-audition po ako dun. Pumila ako. Huwag ka na mag-alala. Alam ko, dahil na-obserbahan ka namin, alam ko na inosente ka. Ngayon, aantayin natin yung team leader namin. At siya ang magdedesisyon kung papakawalan ka niya o ikukulong. Ayan ang team leader namin. Sa kanya pa makausap, ha? Para di ka makulong. Bad. Sir, tulungan niyo naman po ako. Wala naman po talaga akong kinalaman doon sa bentahan ng drugs sa gay bar, eh. Bad, totoo ba sinasabi nito? Totoo lahat ang sinasabi niyan. Ako witness niya. Eh kung ganun, paano ka napadpad sa lugar na yun? Eh, gusto ko lang naman po mag-artista eh. Sa Pinoy Big Brother, sa PBB ho. Hindi ko naman po alam na mapapadpad ako dun sa bugad ng droga na yun, tsaka bentahan na naman eh. Anong plano mo ngayon? Sir, tulungan niyo naman po ako. Wala naman po talaga akong kasalanan eh. Anong gagawin natin ngayon dito? Kunin na natin ito, Dalisay. Baka kung saan pa mapadpad eh. Dalisay, mukhang magagamit natin itong taon to. Yung ganyang estilo na mukhang walang alam, inosente, pwede gawing asset yan eh. Parang si Benny. Wow! Parang pag-artista rin pala yung asset, no? Iba-iba ng katauhan. Gay po ako dyan. Sige po, sir. Bigyan niyo po ako ng trabaho. Tsaka,
lagi niyo po akong pakainin, tsaka bigyan niyo po akong matutuluyan. Sige na po, sir. Tama kayo. Magagamit natin itong taon to bilang asset. Pero sa isang kondisyon, ano po? Kung makakapasa ka sa lahat ng aming pagsubok. Ano po gagawin ko? Yun ang magiging mission mo, pangsamantala. Itignan namin kung talaga magiging karapat-dapat ka sa Task Force Agila. Kunwari, janitor ka. Hindi niya ba sinabi agad? Napakadali niya, napakasipag ko sa amin doon sa Bulacan. Pero sa atin lang to, ah. Gusto ko, huwag nilang mahalata na meron akong mission, okay? Tayong anim lang nakakalam ito, ha? Kunyari lang janitor ako, pero hindi nila alam, meron akong mission, okay? Wala ngayon. Ikaw na ang maglilinis ng buong paligid na to. Nagkakaintindihan tayo? Sige po, sir. Isman, yun ang bahala dyan. Yeah. Salamat po, sir! Galingan po, ha? Opo, sir. Salamat. Asahan ka namin. Pero kunwari lang yan, ha? Opo. Ayos. Para pala ako si James Pan, eh. Alam niyo, baka napabilib na natin si Major Romero. Dahil tagumpay ang lahat ng misyon ng Task Force Agila. Minapansin ko rin, parang unti-unti na siyang bumabayad kay Dalisay, ha? Nag-enjoy ako. Nakakamiss din pala mag-undercover. Kami rin po, ma'am. Napabilib niyo po kami. Napakausay niyo po pala mag-undercover. Salamat. Ito na siya. Tingnan mo yun. Bakit kaya lagi pinapatawag ni Major Romero si Dalisay? Di kaya gusto din si ma'am sa kanya? Baka maunahan ka pa. Si ma'am naman, oh. Humahanga lang naman po ako kay Dalisay. Huwag naman po naging namali siya, ma'am. Okay. Sige ka. Basta sinabihan na kita. Si ma'am talaga, oh. Parang hindi kayo masaya sa plano natin, ah. Ito yung mga armas natin, oh! Sino may problema sa plano ko, ha? Ikaw! Ikaw! Problema ka? Boss, hindi naman siya nagre-reklamo. Pero alam mo naman na parte ng isang malaking sindikato yung grupong itinumba natin. Boom! Yun nga, eh. Kaya nga kailangan natin ng mas marami pang armas para kapag nakasagupa natin ang buong PNP at ang grupo ni Dalisay, handang-handa tayo. Kung gusto kong itumba ang lahat ng mga kalaban ko, kailangan ko ng magaling na mga tauhan tulad ng grupo ng alias Bungo na yan. Oh! Pumulisa tayo rito! Baka mamaya mabutang pa tayo ng mga pulisi. Pumulit tayo sa Agwedo! Alamin ko kung nasaan ang Agwedo. Siguradong doon ang puta nila alias po. Boss! Dumating na yung special delivery. Pambira kayo lang pala eh. Nice. Nice, nice. Ginulat mo kami, ha? Sir! Team, congratulations sa patukumpay ng operasyon ng Task Force Agila. Isang malaking dagok sa drug operation na ginawa niyo sa Geisler. Sigurado ako kinakabahan lahat ng mga drug dealers ngayon dahil sa ginawa niyo. Dalisay. Sir. Congratulations. Maraming salamat, sir. Salamat din po sa support ang ibinibigay niyo, General De La Cruz. Pero hindi pa tapos ang laban. Meron pa kami minumonitor na drug operation sa Sapang Bato. We will keep you updated ASAP. Sir! Yes, sir! We cannot keep the fact from you that this country is right now undergoing a crisis on peace and order. But as the President's National Security Advisor, I can assure you that everything is being done to solve this at the soonest possible time. I'm sure you're aware that the President recently formed a group, a special task force, to fight criminality, including arresting erring police officers. They have only started with the mission, but they have already accomplished quite a lot. I want to tell you that the President is keen on keeping his promises to the nation. He is very serious about it. And the success of this task force that he formed is proof of it.
Alisong, ikaw nang bahala magbenta nito, ha? Pareglado, boss. At marami pa akong kailangan trabahuhin. Saan mo gusto ibenta yan, boss? Alam mo na, yung sa mga dati. Sige, boss, ako nang bahala. Teka muna. Kailangan natin palawakin ang ating teritoryo. Ha? Intindihan niyo? Kamusta na update sa intel? Nakakuha kami ng report tungkol sa barangay Sapang Bato. Punta ito ng mga drug lord at talamak ang bentahan ng mga drugs dito. Wala silang kinatatakutan dahil hawak ito na ilang politiko at opisyal ng PNP. Good work. Ihandaanin yung team ng CIDG at ang Task Force Agila. Kailangan maputol na na ugat ng droga sa buong bansa. Lalo magdaling panahon. Lulusog tayo. Yes, sir. Sir, if I may, sa ngayon po kulang pa rin ang intel natin tungkol sa lugar. Any suggestion? Sa tingin ko, mas mainam kung magdala mismo ng sariling asset ang Task Force Agila para tiktikan ang lugar bago sumalakay. Kailangan natin makuha ang buong tiwala ng mga residente doon. Kung hindi, baka mawala lahat ng pinaghirapan ng CIDG. Ma'am, sabi po ni Major, okay na raw po yan. Talaga? Hi. Oh, andito ka na pala. Bagong janitor? Dati macho dancer ka. Paano ka naging janitor? Kaya pala galing dumili. Well, girls, that's my mission. And that was a secret. General De La Cruz has given his orders. Ang susunod natin na target ay ang barangay Sapang Bato. Mamaya magbibigay siya ng full report tungkol dito, and I expect nothing but your full and undivided attention. Is that clear? Yes, sir! Good. Back to work. Nasa harap nyo ang lahat ng intel na nakalap ng ating field operatives. But as Major Romero suggested, we need more. Walang nakakalabas ng buhay sa lugar na ito. Dalisay. Sir. Kailangan mapasok nyo ang lugar na hindi kayo mapapansin ng mga residente. Kumuha ka ng asset na magiging informant sa lahat ng nangyayaring kriminalidad doon. Understood, sir. Tandaan nyo, hindi biro ang papasukin yung kalaban. We have to be precise and efficient dahil buhay nyo ang nakataya dito. It's not clear. Sir! Yes, sir! Yung lagay mo, kung mapapasabak na naman tayo sa matinding bakbakan yan. Tama ka. Sigurado mahihirapan tayo sa susunod ating misyon. Kaya kinakailangan pagandaan natin ito mabuti. Wala yung kanto. Basta para sa bayan, nahanda ka na magbibis ng buhay. Ang kaya natin yan. Tayo pa ba? Wala sinabi yung mga kriminal na yan sa Task Force Agila. Pero tama si Cardo. Kailangan handang-handa tayo bago pasukin ang target. Sabi sa briefing kanina, kailangan natin mag-onman bago tayo lumusog. Yun ang una natin gagawin. Kinakailangan muna natin manmanan mabuti ang lugar na yun para mapasok natin ito nang hindi nila nilalaman. Sir, kailangan po natin ng magaling na asset dyan. Sino kaya pwede natin punin? Kalisay. Susuungin ko yan. Kailan ako magsisimula? Bukas sa bukas, magmamanman na tayo. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pagsumbipat asintado, dahil ako